Ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pagdating ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Christine, mula sa pagkain hanggang sa kanilang pangailangan medikal. Nagbabalik si Clazel Pardilia. Dinagdagan pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ibinuhos na tulong sa mga biktima ng Bagyong Christine sa Bicol Region. Papalo na sa 130 milyong piso ang ipinagkaloob na pinansyal na tulong sa probinsya ng Albay, Camarines Sur at Bayan ng Naga na labis na apektuhan ng Bagyong Christine. Meron naman tayong sistema para tulungan lahat yung mga naging biktima. And all of that is in place. Gamit ang C-130, ipinadala ni Pangulong Marcos ang mga tulong na ito mula Metro Manila patungo ng Bicol Region. Satellite para magkaroon ng linya ng komunikasyon, generator set at water filtration na pansamantalang magbibigay ng supply ng kuryente at malinis na tubig. Dumating din ang toneto na ladang processed meat product at 1,000 kahon ng mga delata mula sa mga pribadong kumpanya. Bukod pa ito sa libo-libong food pack at hygiene kit na ipinamamahagi ng Department of Social Welfare and Development para sa sapat na supply ng pagkain. 4 na truck naman ng bigas ang dumating kahapon sa Naga City mula sa National Food Authority at Food Terminal Incorporated para sa mga biktima ng bagyo sa Camarines Sur. Tiniyak ng presidente ang pagbibigay ng pinakakinakailangang tulong sa mga biktima ng kalamidad at patuloy na rescue operation sa mga naipit ang baha at kumuhong lupa. Meron pang ibang lugar na rin-rescue pa rin, pero siyempre yung mga nasa evacuation center na binibigyan ng atin ng relief goods, nasimula na doon sa baba, nakita natin, nasimula na yung pagbigay ng cash benefits. Para makauwi na yung mga tao. Pag nakauwi na sila, may hawak silang pera para sa mga pangangailangan nila. But we will continue to provide them with food packs hanggat kaya na nilang magluto ng sarili nila. Ipinag-utos din ng presidente ang pagpapadala ng karagdagang medical team sa Bicol. Nananatiling bukas ang mga pampublikong ospital sa Naga City, pero karamihan sa mga tauhan ay nakadeploy sa mga evacuation center. Siniguro naman ng pamahalaan na sapat ang supply ng gamot. So for the medical concerns, it's usually the medicines that we have to look up. First, the prophylaxis for the leptospirosis and all of the other diseases that come with the flooding. Hygiene kits, the same thing. We have enough supply. Ipinangako ng Health Department ang papalo sa 142 milyon pesos na tulong medikal sa mga biktima ng Bagyong Christine. Samantala, target ni Pangulong Marcos Jr. na muling tingnan ang Bicol River Basin Development Program para hindi na maulit pa ang malagim na sinapit ng rehiyon dahil sa matinding pagbaha. Kailangan talaga natin pag-isipan what are we going to do in the long term, because you cannot expect any changes. Next time it rains, eto na naman tayo. It will be the same situation all over again. So we have to find a long-term solution. Pinag-aaralan ko ito, and I found that in 1973, there was the Bicol River Basin Development Project. Yun lamang, hindi natapos. In 1986, when the government changed, nawala na yung project, so basta't natigil. So we have to revisit it now. Iba na ang conditions ngayon with the advent of climate change. Clazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.